Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing Article 332, or persons exempt from criminal liability. Article 332 discusses kung sino ang hindi criminally liable in cases of theft, estafa, and malicious mischief. Again, applicable lang itong article na ito if the crime committed is theft, swindling or estafa, and malicious mischief. What kind of liability ba ang exempted? Only criminal liability but not civil liability. Yung offender dito sa theft, swindling or estafa, at malicious mischief, if pasok dito sa article na ito, ay liable lang civilly, meaning walang kulong pero babayaran o papalitan niya ang ninakaw o sinira. So, sino yung mga hindi criminally liable or sino yung mga covered ng article na ito? First, spouses, ascendants, and descendants or relatives by affinity in the same line. Spouses. So, kung yung asawa mo ay ninakawan ka, hindi mo pwedeng ipakulong pero pwede mong i-demand na palitan niya or ibalik niya. Spouses include common law spouses, but not those simply in a live-in relationship. This is because the property relations between common law spouses is that of the co-ownership. Kung yung mag-asawa ay legally married, pero hindi na magkasama o magkabahay at wala pang annulment or declaration of nullity of marriage, applicable pa rin itong article na ito. The law does not qualify kung yung spouses are living together or not. Ang sabi lang, spouses. Ascendants. Ascendants po ay parents, grandparents, great-grandparents. Descendants. Descendants naman ay anak, apo, apo sa tuhod, etc. Relatives by affinity in the same line naman ay son-in-law, daughter-in-law, father-in-law, etc. Included din dito ay stepchildren and stepparents, adopter and adopted. Yung mga nabanggit natin, pag kinumit nila ang theft, estafa, or malicious mischief sa asawa nila, ascendant, descendant, or relative, wala silang criminal liability, only civil liability. Second, the widowed spouse with respect to the property which belonged to the deceased spouse before the same passed into the possession of another. Example, husband and wife. Si husband namatay. Before namatay si husband, may mga collection siya ng relo. Itong mga relo na ito ay nasa possession ng wife. Yung nanay ngayon ni husband, ninakaw yung relo. Supposed to be liable si nanay ng theft. However, by virtue of Article 332, civil liability lang ang liability niya. Either papalitan yung relo or babayaran or ibabalik. Paano kung binenta na ni wife yung relo kay Pedro at ninakaw ni nanay yung relo kay Pedro? Covered pa rin ba ito ng Article 332? Ang sagot ay hindi na po. Kasi nasa possession na po ng ibang tao yung property na yon, in this case kay Pedro. Third, brothers and sisters and brothers-in-laws and sisters-in-laws if living together. Dito sa pangatlo, between magkakapatid, magbayaw o maghipag. Ang requirements lang dito ay dapat nakatira sila sa iisang bahay. Example, si Pedro at Juan ay magkapatid. Nakatira sila sa iisang bahay. Si Pedro ninakaw ang pera ni Juan. Dito walang criminal liability si Pedro, pero pwedeng i-demand ni Juan na ibalik o bayaran ang ninakaw. Paano naman kung si Pedro ay nakatira na sa iba? Binisita niya ang kapatid niya na si Juan. Habang nasa bahay siya ni Juan, ninakaw niya yung pera ni Juan. Dito sa case na ito, hindi na pasok sa exemption kasi hindi na sila magkabahay. Pwede nang kasuhan ni Juan si Pedro ng theft. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.